Ako po si Junel Insigne, kapitan po ng Jim Bear 1. Ako si Richard Blasa. Ako si Boy Gorgiones, makinista ng Jim Bear 1. Ako po si JP Gorgiones. Ako po si Jomar Gorgiones. Ako po si Justin Pacaol. Ako po si Cyril Escuterio. Ako po si Antonio Torres. Ako po si Bani Condesa. Ako po si Milkiadis Jamson. Ako po si Mark Roland. Jimmy Gregorio po. Ako po isang taong mangingisda, si Ramil Gregorio. Ako po si Jeffrey Roland. Ako po si Frederick Roland. Ako po si Jovin Asinto. Ako po si Lemuel Gregorio. Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa amin. Natutulog po ako dun sa loob ng kamarote sa may pilot house. Bago 11:40, pinatay ko na yung ano, yung sinain ko, naluto na eh. Nung nagiga ako, narinig ko na yung under ng barko, ay malapit na eh. Bago nagsigaw kagad ako at ginising ko mga kasamahan ko. May nagsigaw na gising, may barko na babanga sa amin. Gumising na lang pa ako. May barko na barko. Kaya nagising ako. Pagising ko, lubog na yung bangka namin. Kinabahan po ako. Yun, sigawan, takbo, tumakbo na sa unan. Si Kapitan, ginising ko na paandarin yung makina para ano, para mapabanto yung bangka. Andiyan na yung barko. Kitang-kita ko po ang pagbangga ng barko sa amin. Parang anino na lang siya. Nung binangga kami, apaandarin ko sana yung makina. Hindi ko alam kung umanda dahil bumangga na po, naputol po yung hulihan ng baka namin. Binangga kami ay tumakbo ako sa loob, nasa lubong ng tubig. Pagtingin ko po sa kaliwa na may barko na po napapalapit sa amin. Ay malaki po yung bakal po yun eh. Hindi ko po masabi yung kulay, kung anong kulay, kasi madilim. Pagbangga na, tamang pagbunggo, nagtakbo na lang para punta sa gitna. Naglalagapakan yung mga ano, ng bangka. Mga palo niya, puwitan niya, puna putol. Nga po, medyo natakot po ako yung pagbangga sa amin. Ay, akala po namin, katapusan na po namin. Pag gininto po nila ang ilaw, bukas sila ilaw, pumunta yung kuya ko po. Tapos, pag pinatay ilaw, sabay atras sila, takbo malayo. Pumasa po kung tutulong sila sa amin kasi nakita nilang lubog kami. Yung pala, hindi rin, iniwan lang kami. Yun na, takot na ang naramdaman ko. Eh, baka walang may maka-rescue sa amin. Iniwanan po kami. Yung pag-iwan, yun talagang sinadya. Hindi kami tinulungan. Kasi po, kung hindi po nila sinasadyang banggayin po kami, dapat po hindi nila po kami iniwanan. Inutusan ko po yung dalawang tao ko na managsaguan sa Vietnam fishing vessel. Sumakay po ako din sa mga bangka naming maliliit. Yun lang po, kaya po nakasagwan po ako ng pupunta ng Vietnam. Nakabandi na ako, akala ko hanggang doon na lang yung buhay ko ay eh. Wala nang kami makapitan doon. Saka malayo sa isla. Tumatakbo po sa isip ko na baka ito na po yung katapusan namin. Dasal rin po na sana makaligtas. Magkaroon ng pag-asa na pag lumapit ay mabubuhay kami, pero kung hindi, hindi lumapit. Isa't dalawa lang yung suko, mabuhay kami o mapatay. Na may mga nagsisignala yung ilaw ng Vietnam, ng pati Cindy na, yung sobrang ano na namin na parang kako iligtas na kami lahat nito bago na-rescue kami. Mababait po sila. Tinawag kaming mag-akyat daw sa bangka nila. Pinakain po kami. Tapos sabi niya kung
gusto raw matulog. Matulog daw. Ganun pa rin po, may takot pa rin. Baka maulit muli. Sana po huwag na po mangyari. Mangingisda pa rin ako. Sa gimber, hindi ako natatakot. Hindi po ako titigil sa mangingisda po. Magpapahinga lang po muna siguro, pero hindi po titigil. Hawak lang tayo sa Panginoon. Mayawa naman ang Diyos eh. Mahal ko talaga yung pangingisda. Sige lang pa kumukuha ng panganap buhay kahit sa pamilya namin. Yun talagang pinaka-importante sa akin. Yun lang ang nakakatulong sa akin. Sa amin. Dahil dito lang po kami kumukuha po yung pang kain po namin sa mga kapatid ko po at sa nanay ko. Dahil yun po yung kinabubuhay namin. Yung sa pamilya ko, paparal sa mga anak ko. Kaya lahat pa rin.